iyakan dito, iyakan doon, dahil mahirap daw mag-progress dito sa MIR M. Mahirap daw magpalakas. Kailangan daw kasi gumastos para lumakas at umusad yung karakter mo. Pero, kailangan nga ba? Panoorin mo to. Jamskee here, mga boards. Kung ikaw gusto mo maglaro ng MIR M nang hindi gumagastos, panoorin mo ang video na to at baka makakuha ka ng tips sa paglalaro nang hindi gumagastos sa game. Siyempre, una sa lahat at pinaka-obvious para tumaas ang PS mo, magpa-level ka. Huwag kang tamad. Follow your main quest. Makakakuha ka ng free items sa rewards kapag na-complete mo ang main quest mo. Enhancement stones, dragon and phoenix orbs at kung ano pa ng mga mats to upgrade your gears and pump your PS ay ilan lang sa mga rewards ng quests. Kada level mo, guaranteed na tataas ang PS mo. At mabubuksan mo pa ang ibang content sa game na may level requirement. Codex. To progress your power score and special stats, kailangan mo din kompletuhin ang codex mo. Kahit yung mga basic items lang na mga normal gears na pwede i-register agad sa codex para makuha mo yung stat. Pwede ka bumili sa market using gold ng mga normal gears to register agad sa codex para makumpleto mo yung component o isang segment doon, makukuha mo agad yung special or basic stat. Or you can loot these items from the mobs habang nag-quest ka. Meron din dito content sa MIR M na discipleship. Mag-mentor ka sa mga lowbies and for every pupil na mag-graduate under your mentorship, you can get these tokens to register sa codex and get those extra stats. Or pwede ka gumawa ng lowbies at gawin mong pupil sa main mo. Pag na-reach ni pupil mo ang level 35, automatic graduate na siya at pwede mo nang makuha yung codex token, register mo siya sa codex, makukuha mo na yung stats. Gusto mo ba mag-summon ng avatar at companions para makakuha ng relic at epic? There are summon tickets here in MIR M that does not require you to buy in the cash shop using real-life cash. Saan ba pwede kumuha ng tickets pang summon? You can purchase summon tickets or 10 summon tickets in exchange of 200 raid tokens and 800 honor points. Teka, saan ba makakakuha ng raid tokens na yan? You can get raid tokens by killing field bosses. Saan ang makikita kung nag-spawn na ang field boss? May notice na mag-appear on top of your screen gaya niyan sa video natin. Then you can go to the menu, boss, and then click move. Tapos, click mo na yung tap to move para lipad ka na agad dun sa area or location ng boss. You can earn 2 to 3 raid tokens from killing field bosses. Also, you can get 1 to 3 raid tokens from completing dungeon raids. You will have 3 free dungeon daily raids at nag-refresh ito tuwing 12 midnight. Saan naman makakakuha ng honor points? Join the Rumble PvP every 9 a.m., 3 p.m., and 9 p.m. Kapag nanalo ang team mo sa Rumble, instant 100 honor points. Kapag natalo, 20 honor points naman. The summoning tickets in the cash shop refreshes every week. You can also summon avatars and companions using copper coins daily. Just go to the cash shop and click the summon tab. Gusto mo pa tumaas ang PS mo? Mag-enhance ka ng gears mo. May mga enhancement stones and dark steel na rewards when completing certain quests. Gusto mo bumili ng item sa market? Pero wala kang gold? Siyempre, magbenta ka muna ng item sa market to earn gold. Mabili ang items na old silver coins and dragon and phoenix orbs. Yan ang napaka bilis na mabili sa market natin. Kailangan mo ng dark steel? Where to get dark steel? Gusto mo mag-craft ng materials or enhance ng gears pero wala ka ng dark steel?
Pero paano ka naman magmina sa Hidden Valley? Kasi nga, non-spender ka. So wala kang mining rights. You can earn Dark Steel by doing clan quests. And clan quests refreshes daily at 12 a.m. or 12 midnight. And again, you can also get Dark Steel from buying Dark Steel chests in the market. Dapat may gold ka lang. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang mandala. Lalo na ang combat mandala dahil isa din ito sa nagpapataas ng power score natin sa MIR M. Every spot you activate sa mandala, either basic stat or special stat man yan, it is definitely a progress for your character. You only need dragon orbs to do this. Wala ka ng dragon orbs? You can farm dragon orbs at the realm dungeons, lalo na sa Fantasmic Mystic Realm. You can also get dragon and phoenix orbs using your copper coins. Dito lang yan sa cash shop sa normal tab. Heto siya. Random amount of orbs ang makukuha mo dito. These chests refreshes daily. Kahit mga enhancement stones and charge stones sa mga realm dungeons, nandito din. You can buy them here using your copper coins. You can also get dragon and phoenix orbs when completing certain quests. So there are more ways to increase your power score and progress forward here in MIR M. Kailangan lang ng effort at oras. Like any other game. At dahil non-spender or sabihin na natin, casual spender ka sa game, huwag mo i-compare ang progress mo sa ibang players na gumagastos ng malaki sa game. Siyempre mas mabilis ang pag-usad ng characters nila dahil hindi lang naman items ang binibili nila sa cash shop to progress. Pati ang oras at effort kasama na dyan sa binibili nila. Again, ang mga whale spenders sa kahit anong game, hindi lang items ang binibili nila, pati oras at effort kasama dyan sa package. Pag naubusan ka na ng pasensya, aba, edi kumaskas ka na. De, joke lang. Marami pang paraan para mag-progress dito sa MIR M. Halos kada linggo may mga pa-event si MIR M na crafting to get extra mats, items, and even XP potions para mapabilis ang pag-level mo. Remember, slow progress is still progress. Suggest pa kayong mga boards kung paano pa magpataas ng power score natin dito sa MIR M nang hindi gumagastos. Comment down below. And if you like our video, please leave us a like. And please, subscribe na rin kayo sa channel natin. Kita-kits sa live stream natin sa Facebook.